sagip kapaligiran, pag-asang pamayanan. September 2018, tinatayang nasa 10 mga naglalakihan at may edad ng punong kahoy, kabilang na ang tinatayang century-old tree, ang pinutol na mga illegal loggers sa barangay Pinagbakuran at barangay Sampaloc, Bugon, mga lugar sa Sariyaya na deklaradong protected area. Nakumpiska ng mga otoridad ang mga nadiskubring kahoy sa lugar at malalimang investigasyon ang isinagawa para mapanagot ang mga salarin. Ilang buwan lang ang nakalilipas ay nakakalungkot na muli na namang pinasadahan ng mga illegal loggers ang lugar na iyon dahil nito lang Sabado, June 8, 2019 ay isang 60 taong gulang na puno ng malauban ang pinutol sa gawing ilaya ng patong silangan ng Sampaloc, Bugon na kung tawagin ay Santa Elena, lugar kung saan pinagkukunan o source ng tubig ng barangay. Tulad sa nauna, naisumbong din ito sa programang Kasama ng Kalikasan sa Channel 6 at 95.1 Kiss FM. Ipinabatid na may nagaganap na pumutol ng puno sa lugar. Agad na ipinabot ito ng Kasama ng Kalikasan sa tanggapan ni Sally Pangan, ang Protected Area Superintendent ng Mounts Banahaw, San Cristobal Protected Landscape, at mabilis naman niya itong inaksyonan. Kasama ang lokal na pamahalaan ng Sariyaya, umaga ng Lunes, June 10, ay tinungo ang nasabing lugar at doon ay tumambad ang tinatayang 40 piraso ng 2x4 lapad na may habang 12 talampakan na malauban na puno. Nakasalansan na ito at nakahanda ng ibaba sa pamamagitan ng kabayo. Sa inisyal na investigasyon, isang nagngangalang Lando Pangilinan na taga-barangay Sampaloc 1 ang pumutol nito sa pamamagitan ng kanyang chainsaw na hindi na ito inabot at natagpuan sa lugar. Nakakaalarma at nakakalungkot na ang mga pangyayari na ito dahil sa mismong protected area nagaganap ang pamumutol ng puno. Masasabing malalakas ang loob ng mga gumagawa nito, kayang lapastanganin ang batas at ang kalikasan ng Banahaw. Ngayon pa namang patuloy na lumulupit ang init na dulot ng climate change, ang pagbaha at pagguho ng lupa sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na kumikitil ng maraming buhay. Ayon kay Paso Sally Pangan, patuloy nilang iniimbestigahan ang pangyayari. Ngunit hiniling niya na dapat na makipagtulungan din ang mismong mga taga-Bugon bago pa mahuli ang lahat. Sila din naman ang mismong maapektuhan ng illegal na gawaing ito. Marahil ngayon nakikinabang pero sa huli ay siguradong sakuna ang hatid nito. Makakaapekto pa sa mas maraming mamamayan ng Bugon at bayan ng Sariyaya sa kabuuan. 2009 nang maipasa ang RA 9847, batas na nagdedeklara sa Mount Banahaw at mga kalapit lugar na Mount San Cristobal na protected area. Umaabot ito ng kulang-kulang 11,000 hektarya. Saklaw ang mga lugar sa bayan ng Lukban, Tayabas, Sariyaya, Candelaria at Dolores sa Quezon. Ilang bayan sa Rizal, gayon din sa Laguna. Sagip kapaligiran, pag-asang pamayanan.